from the mud. There's dirt on my hands. Yo, what's up mga kabro? Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog mga kabro, ito na nga, ngayon natin dadalhin si Mazda sa mekaniko para nga ilagay yung compressor. Kaya lang, meron tayong trouble ngayon mga kabro. In-start ko sa kanina umaga, ayaw niya umistart. Na-check ko dun sa may dashboard, nakatawag dun. Dali lang mga kabro ah. Eh mga kabro, balik tayo. In-start ko sa kanina umaga, kaya lang, problema na naman. Iwanan pala na hindi natin naisara isang pinto, yung kabilang pinto. Kaya ayaw niya mag-start, siguro na low bat. Pero chinek ko yung sa battery. Yun nga, diba may tatlong kulay doon. Pag green, okay pa siya. Tapos pagka yung parang puti, kailangan lang i-charge. Pero pag red, kailangan ipacheck doon sa dealer. Kaya ang ginawa ko mga kabro, binaklas ko muna yung battery. Ito, dala ko. Ito siya. Ayan. Binaklas ko siya. Kasi nga, di na siya mag-start. Nalobat siguro kasi nga nakalimutan natin. Hindi pala naisara na maayos yung kabilang pinto. Kaya kanina, start ako, na-start. Ayaw niyang umandar. Nagulat ako, bakit ganun? Eh, umaandar naman yun pagka nililipat natin, di ba? Tsaka hindi naman na siya gagamit. Yung pala, hindi na isara masyado yung kabilang pinto kaya nalobat kasi ilang araw din yun eh, siguro mga 5 araw din yata na ganun siya na nakahang. Eh hindi naman natin alam natin nakalock siya. So ngayon mga kabro, pupunta ako kay Lux at kapilitan, kung wala nang remedyo tong battery na to, kapilitan bibili na naman tayo ng bagong battery para madala natin siya doon. Kasi ano na ngayon eh, ngayon yung book niya eh, October 7 eh, ngayon yung schedule lang paggawa niya sana eh, hindi ko sa mapandar paano ko sa dadalhin sa sa shop, di ba? Kaya gamitin ko muna itong Pajero at punta muna ako kay Luke sa tanong ko muna kung anong remedyo doon. Bagay-bagay pa naman, alas 9 kaya pa naman siguro yon. So mga kabro, tara na, punta na ako kay Lux para ano yung may suggest ni Lux, kung bibili ba ng bago o baka i-charge nila ganun. So let's go mga kabro, update ko na lang kayo pag nandun na tayo kay Lux. Bye bye. Yo, what's up mga kabro, ayan, kararating lang natin dito sa tire power. At parang wala pa yata ang tao, pero pasok tayo sa loob mga kabro. So update ko kanina yan mga kabro, at nagmamadali tayo ngayon para may habol natin sa sakyan. Sabagay maaga pa naman, alas 9 pa lang. So bye bye. So yan mga kabro, dito na ako sa loob ng tire power. Ayan, pinakita ko na yung battery ko, at dito naman yung mga sample nilang battery. Meron naman siguro kasi dito ko rin binili yan dati mga kabro. So ayan ulit mga kabro, maga pa naman, wala pa naman tao. Sakto lang siguro pag napalitan na natin yung battery, ibabalik natin sa sakyan dito agad. Dito na lang maga tayo ngayon. Memo na mga kabro. So ayan mga kabro, nakakuha na tayo ng battery ito. Ayan yung bago natin battery. Kakabit muna natin, uwi tayo uli ng bahay ngayon. Tapos pagkakabit natin, babalik na naman tayo dito. Yun na yung gagamitin natin mga kabro, kasi nga nakabook siya ngayon. At di pa natin binayaran yung battery, kumbaga babayaran na lang natin mamaya lahat-lahat pagka tapos ng service. So uwi na tayo mga kabro, kailangan natin ngayon. Nagmamadali tayo, naghahabol tayo ng oras. So bye bye. Yung mga kabro, dumaan pa pala ako dito sa gasolinan, kasi nga yung gas natin medyo 1 bar na lang siya. Baka din na tayo makabalik pagka di tayo nagpakarga ngayon, sabagay yung puti naman ang gagamitin natin. Pero magpakarga na rin tayo kasi nandito na tayo sa gasoline station. Sa kabila naman yung kinuha natin ng battery. So, pakarga muna tayo mga kabro. So yan mga kabro, nakapag-gasolina na tayo. At talagang tayo ngayon. Nagahabol tayo ng oras. Sabagay maaga pa naman, wala pa naman mga customer sa doon kay Lux. Sakto lang siguro yung oras natin, pagdala natin doon sa Kaya lang may lalakari pa kasi tayong isa. May lalakari pa pala akong isa mga kabro, kaya kailangan natin magmadali. So, bye-bye na. A few moments later. So, ayan mga kabro, dito na tayo sa bahay. At tara, kabit na natin yung battery. Tara, gumaan na para madala na natin sa
ng battery, mga kabro. Start. Sarado ko na to. Alright. Muna. So, kung ipapahiya ha. Yan. Gusto natin na palit ng battery na tayo ang nagpalit, mga kabro. Ay, sana naman mag-start. Ano kaya pag hindi nag-start, okay tayo. Ang dami kasing susi. Best na susi. Saan ba nilagay? Pating susi ng ano, hindi ko na alam saan ko nilagay eh. Diba? Hanapin ko lang yung susi, mga kabro. So yun, mga kabro, nahanap na natin yung susi. Nasa kabila pala. So, this is the moment of truth. Try na natin, mga kabro. Sana mag-start. Please. 1, 2, 3. Yeah! Salamat sa Diyos. Nag-start. Ay, naka. Pinagod ako, mga kabro. Grabe. Pumunta tayo ng Monto. Dami natin ginawa. Nagbinaklas natin yung battery. Tapos, pumunta tayo ng Monto. Tapos, ayun. Yun na nga. Basta. So, tara na, mga kabro, punta na natin sa looks to para magawa na rin kahit papano. At lesson for today, syempre, dapat bago pala magsara ng sasakyan, check natin mabuti kung may mga nakabukas na pintuan. Yan, tuloy, nadali yung battery natin, mga kabro. Hindi ko naman to ginagamit na binubuksan eh, kaya lang ewan ko, baka hindi natin naisara maayos. So, di ba, alam na natin kahit pa paano yung pagkakamali natin next time, matututo na tayo. At kahit pa paano may natutunan tayo sa araw na to, natuto na rin tayo magkabit ng battery ng sasakyan. First time lang natin na ginawa yung mga kabro. Kasi pag nagpapalit tayo ng battery, ibang nagkakabit eh, mekaniko eh. Nandito sa bahay yung sasakyan, kaya wala tayong ibang maasahan, mga kabro. Kaya, kapilitan, kailangan natin, kumbaga, pakialaman para matuto rin tayo, mga kabro. So, update ko na lang kayo mamaya, mga kabro, pagka nandun na tayo kila Lux at tanghali na, mga kabro. Tara na, let's go! Yo, what's up, mga kabro? So, yan na nga, pupunta na tayo sa Monto. Dadali na natin si Mazda dun para sana mapaayos na siya ngayon, loobin, para magamit na natin siya sa ating sa araw-araw na pagpasok sa farm para hindi masyadong maabuso si Pajero. Makapahipahinga naman siya kahit papano. Gagamitin lang natin siya pagpupunta tayo ng Biloila, yung mga ganun, mga pangmalayuan, mga kabro. Pero sa ngayon, asikasuhin muna natin si Mazda kasi matagal din siyang hindi nagamit. Dito-dito lang, pero hindi ko siya nagagamit na dinadala sa Monto tsaka sa farm. Kasi nga baka machempuan tayo ng police. Mahirap na, mas malaki yung fines natin. So, tara na, mga kabro, sana loobin, maayos na itong sasakyan natin ngayon at magamit na natin siya. So, let's go! So, yeah, mga kabro, nandito na ako sa tire. Iwan ko na itong sasakyan muna dito sa, balikan ko na lang mamayang hapon kasi may lalakarin pa tayo. Dito pa tayo ng town, mga kabro. So, tara na, mga kabro, lakad lang tayo muna. Try natin na lakarin to. Let's go! I came from the mud. There's